Yo, what's up? Yo, what's up guys? Millennial na millennial, parang 18 lang eh. Ganun pa rin naman ginagawa namin. Ngayon kami ay magkakasama kami, kakain pa rin. Simula kami sa pagkain, lakad-lakad lang. Dumating sa point na nakamotor na kami na nakain. At eto na, first time naming magbibiyahe para pumunta sa aming kakainan ng naka. Tadam! So kasama namin si Gomi, Going Merry. Ayan, siyempre. Plus kasama natin ang may-ari ng kay Going Merry, si Akin Vlog at saka si Cha World PH at kasama natin sa ACMC Suites. Ayan! Ang purpose talaga ng paglabas namin ngayon ay pumunta sa isang bagong-bagong bukas din na kainan sa may Amadeo, o diba? Sosyal, lumalayo na ng konti, nakakaluwag-luwag. Wow! Ayan, grand opening ngayon ng aming pupuntahan na food tripan. Ito talaga isa sa mga plano noon nung bago pa lang kumuha ng sasakyan is food review, food vlog. So, of course, siya yung hahawak talaga sa pinaka-main na ng food vlog. Ako sisingit-singit lang ako sa food vlog sa aking vlog. Pero sa Icon Vlog, doon po natin madadalaw yung mga food review. So, maya-maya na lang ulit. Tadaan! Namanda ka! And according sa ways po natin is about 1 hour mahigit po yung biyahe po natin. Kaya medyo mahaba-haba ang biyahe ito. Ayan, so may nadala kayo ng konting traffic dito ngayon. Pero I think mas sulit yung aming paghihintay, yung aming pinagdaanan. Siguro mas maganda talaga yung aming pupuntahan. Parang naman dyan, parang sa akin sa Salakot at sa Kabalin sa Sayaw, parehas yung sila naman. Sarap. Oo, sarap. Mas sulit. Sumulubog pa talaga tayo sa akin. Kaya niya yung labasan na yan. Barangay Buho, dito lang po sa tapat ng 7-Eleven Alpha Mart. Ito lang po yung pa Barangay Talon. So, ayan lang. Pag nakita ko lang dito, babalik ko na doon sa Buho. Buho. Buho, Amadeo. Yan lang, this way. Dito ako nakatingin. Ayan. Apoloco Cafe. This way, Apoloco Cafe. Okay. Sige. And finally, andito na kami sa Apoloco Cafe. Tara, pasukin natin. Right, so over here. Ayan, so ito dapat ang aming magiging cottage pero gusto namin syempre yung nature feels kaya nagpalipat kami doon sa under the tree ilan ng mga table.
Alright, ito po yung ating masasabi sa Apo Loco. Kami po ang aking happy rating. Sa H po, yung house rules, ayan, meron po silang reservation. At ito pa yung napansin ko sa aming actual visit. Meron silang policy na first order, first priority sa table. Ibig sabihin, kung hindi ka pa nakaka-order, kung marami kayo naghihintay, kung sino unang naka-order ay silang makakapag, ang iuuna doon sa table, yung ambiance, well, hindi na dapat pagtalunan pa kasi ang ambiance po dito talaga is Tagaytay feels talaga dito. Baguio at saka Tagaytay feels, ang lambeg, grabe, ang sarap, ang ganda. The place is so awesome. People, assistance sa service po nila, napakababait ng mga workforce po nila dito. Not to mention pa yung hands-on na couple owners dito. Though natagalan ng konti sa serving, understandable naman kasi talagang tagsa yung tao. Pero naman silang binibigay din sa atin ng mga table games para hindi tayo ma-board habang naghihintay. At to complete our happy ratings, intake, ito po yung mga food and drinks. Well, ang aming order ay kasama lamang dun sa mga breakfast at saka pasta. Yung taste and texture, gaya din siya ng mga natapa sa ibang mga restaurant. But what makes it special talaga is yung lugar. Dahil maganda yung lugar, mas lalong sumarap yung pagkain, di ba? And ang aming plan talaga is after meal ay mag-order pa ng mga beverages nila. Pero since sinabi na kami, we decided to go home na at marami pa rin ang naghihintay. Grabe talaga. Anyway, if I will be recommending something, siguro isa doon is magkaroon sila ng sa kanilang beverages ng Cafe Amadeo na mga product, something like that. Halimbawa, Apo Loco Original Cafe de Amadeo, mga ganon. Isa pa din sa pwede natin i-suggest na magkaroon sana ng ilaw per table. Diyon, madilim pagsapit ng gabi. Since hanggang gabi naman to. At pagbadag naman sa ating parking, I think magagawang padala ng paraan na maayos yung parking para yung in and out ng mga kotse ay maging smooth, na hindi na kailangan tawagan yung driver para lamang makalabas yung isang sasakyan. And I am sure na babalik pa kami dito. Titingnan natin sa susunod na pagbalik natin kung ang rating ba namin ito mananatili. Sa ngayon, it's a super yes for us. Kami ay happy. Thank you Apo Loco Cafe for this great na experience pa namin. See you soon. Ayan, to wrap up sa aming pong visit sa Apo Loco. So, we've enjoyed the place. Nagustuhan namin yung place, nagustuhan din namin yung service. Though, hindi nila in-expect yung siguro yung dami ng bisita ngayon, pero they were able to accommodate pa rin yung lahat ng dumating. Though, mayroon daw ibang mga pagkain, ibang mga menu dun sa menu na hindi na naging available. So, talagang dumagsak yung mga tao dito. So, para sa aking final na dito is ang sarap niyang puntahan. Lalo na yung, halimbawa ngayon, yung panahon ngayon. Ang lamig, it's approved.